may meron lang akong ano, tanong tungkol dun sa ito kasi pala usapin din to ngayon tungkol sa statement ni Pope Francis dun sa Singapore. Kung ano yung view natin dito, pero actually nabasa naman natin lahat na yung mga documents ng simbahan tungkol dito, at saka alam din natin na hindi naman talaga magisterial statement yung sinabi ni Pope Francis, pero ano, hindi magisterial, magisterial yun. Ah, magisterial yun. Yun, ah. May alam ka niya, Padre Genre? Genre, may alam ka niya sa sinabi ni Pope Francis? Oo, oh, yung ay, ikaw sumagot yan. Ang daming tumutulig sa na ngayon eh. Tapos na, oh. Laki na. Di lang nilalaman nila ng unawaan. Kasi sabi niya doon, all religion are path daw, path to reach God. Yun yung sabi niya. Totoo naman ah, bakit? Sa ano ba, sa mind ng mga pagano, yung mga hindi Katoliko, yun bang pananampalataya nila, hindi ba uko sa Diyos yun? Yeah, thank you. Basically, sa Diyos pa rin yan. Oh, kaya nga, so yun ang point ni Pope Francis, na all religions are path. Pero hindi niya sinabi na yung mga religion, lahat ng religion ay equal sa daan na tinuturo ng simbahan. Hindi, kasi kayo ng mind nila. Tandaan natin, ang kausap ni Pope Francis, mga hintil. No? Mga hintil. At ang aral ng simbahan, nirerespeto ng simbahan, ang aral ng na yung ecumenism. Hindi kasi agad, hindi tayo katulad ng mga Protestante na mali kayo, kami ang tama. Ano pang binabanata nila about kay Padre Pope Francis ngayon? Sinabi doon ni Pope Francis, lahat tayo mga anak ng Diyos, pati daw yung mga anak ng Diyos. Mali din daw 'yun. O ano pa yung sinabi nila na yun, yung path. Kasi nga sa Bible, Jesus is the only way. Hindi sinabi ba si Francis na sila ang true way? Hindi. Magkaiba yun. Hindi naman ako. Diba? Path sila, kasi yun ang kanilang paniniwala. Yun ang kanilang mind. Kung paano mangaral ang Santo Papa sa ibang mananampalataya, hindi niya pinipwersa. Hindi niya pinipwersa para si St. Paul at si Pope Francis. Pag nangaral si St. Paul, ganun. Paano ko sa inyo? Unahin ko itong payag ni St. Paul about sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak lang ba ng Diyos? Yung talaga mga Katoliko lang? Hindi ba nila nabasa sa Bible yan? Na ang lahat ng nilalang ng... Ang lahat ng nilalang ng Diyos, mga anak yan ng Diyos. Sinabi ni St. Paul yan. Oh, basahin natin sa ano, ha, sa Bible, ha. Oh, gawa 17:16-17. At yun pang pagkasabi na part of God pala itong gawa 17:16-17. Mantakin niyo, kausap ni St. Paul dito mga pagano, mga hintil at mga Hudiyo. No? Hindi mga Kristiyano ang audience ni St. Paul dito, ha. Pero pakinggan niyo ang pangungusap ni St. Paul dito. Oh, 16. Habang sila Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga diyos-diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. So hindi to mga Kristiyano, puno ng diyos-diyosan. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, ibig sabihin mga Hudiyo, no, paliwanagan siya sa mga Hudiyo at sa mga hintil. Hintil, ha? Hintil at mga Hudiyo. Pero anong kasunod niya sinabi? Na sumasamba sa Diyos. Ang mga hintil sumasamba sa Diyos, ibig sabihin tunay na Diyos yan. Nakuha mo yung point ko? Yes, bro. So, hindi pala, mayroon palang mga hintil. Pag sabi kasi natin hintil, hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Mga hintil na hindi kabilang sa atin o mga pagano. Mayroon din pala silang tinitingnan din pala ni St. Paul yung kanilang pagsamba bilang isang tunay na Diyos sa kanilang sinasamba. Nakipagpaliwanagan siya doon kasi mayroon din doon, nakipagpaliwanagan siya sa mga Hudiyo, nakipagpaliwanagan din siya sa mga hintil na sumasamba sa tunay na Diyos.
Mga hindi na hindi Kristiyano ang pinapaliwanagan niya, pero kinilala ni St. Paul na yung kanilang sinasamba, tunay na Diyos yun. O, alin ang mali ni St. Paul, ni Pope Francis dun, iparehas lang sa sinabi ni St. Paul. Tama, mali. O, idirikta natin. Tama, tama. Idirikta natin sa 22 hanggang 26. Ito, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakareligyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat sa Diyos na hindi kilala." Anong uri ng Diyos? Diyos na hindi kilala. Nakita ni San Pablo, ang Diyos na inyong sinasamba. Sino daw ang sinasamba nila? Ang Diyos nila, ang Diyos na mga pagano, ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi inyo nakikilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Oh, bakit kinilala ni St. Paul ang Diyos nila na hindi nakikilala? Na ipapakilala doon ni St. Paul, bakit di sinabi ni St. Paul na mali yan, mali yung Diyos nyo na yan? Nakuha mo yung point, bro? Ginamit niya kung ano yung pananiwala ng iba. Ginamit niya, hindi niya sinabi na mali yan, hindi ganun. Dandahan kasi ang pagpapaliwanag. Para maunawaan nila. Iyon ang ginagawa ni Pope Francis. O, pagpatuloy pa natin. Pagpatuloy natin para maunawaan nyo na walang mali sa sinasabi ni Pope Francis. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, refer sa mga tao to, hindi mga Kristiyano to ang kaharap niya. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo, itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman talaga malayo sa atin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos na sa lahat ng tao. Sabi dito, sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, ginamit na naman niya ang reference ng mga pagano. Tayo ngay mga anak niya. Bakit tayo ngay mga anak niya? Bakit tinawag niya mga anak ng mga pagano? Kung tayo lang pala mga Katoliko ang anak ng Diyos. Tama, tama, no? Oh, patuloy pa. 29. Sapagkat tayo'y ripirado sa kanyang mga kausap na hindi Katoliko, mga anak ng Diyos. Oh, sumali si St. Paul dyan. Tama, tama. Mali si St. Paul doon. Kasi kung sasabihin natin mali si Santo Papa, kasi ipinapangaral niya sa ibang mga tao na ang mga tao din pala anak ng mga anak din ng Diyos. So mali din si St. Paul kasi sabi ni St. Paul, tayo'y mga anak ng Diyos. Pag sinabi kasi mga anak ng Diyos sa Bible, hindi lang naman isa lang ang kahulugan yan eh. Yung pagkaanak natin sa Diyos, yung pagpapanampalataya natin kay Panginoong Jesucristo, mayroon yung special na parang special privilege. Anak, dahil nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, tayo ay tagapagmana. Lahat ng tao, anak ng Diyos, according kay St. Paul. Kasi ginawa nga tayo ng Diyos eh. Pero wala silang pribilehiyo na maging tagapagmana sa kaharian ng langit. Anong privilege natin? Roma 8:17. Iba yung privilege natin kasi dahil sa pananampalataya natin, Romans John 1:12, nagkaroon tayo ng karapatan maging anak para saan yung pagiging anak na karapatan natin, tagapagmana sa kaharian ng langit. At yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos. Sa disayas natin unahin. Ang Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana. Ito yung privilege natin na bilang mga anak ng Diyos, hindi lang tayo mga anak tulad ng iba na wala silang privilege na makaangkin ng kaharian ng langit at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis,
tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang privilege natin bilang mga anak na nanampalataya kay Panginoong Jesucristo. So, hindi lang basta anak ng Diyos dahil ginawa. Nakuha mo yung point ni Pope Francis? Yes, bro. Ano mali doon? Kasi may mga naririnig din ako tungkol dyan sa mga hindi katolik, hindi din katulad sa atin, no? Yung interpretation nila, plainly, dun lang nagfo-focus kung ano yung understanding nila. Kasi sabi nila dun, pag yung sinabi doon ni Pope Francis, ibig ba sabihin lahat ng religion, parang linabas niya ba na lahat ng religion ay nandun yung tinatawag na salvation? Parang ganun. Parang ganun yung Well, hindi naman yun ang point ni St. Paul. Ni St. Paul, hindi yun ang point ni Pope Francis. Ang point ni Pope Francis, kung ano ang point ni St. Paul. Ito kasi ang point ni St. Paul. Paano nangaral si St. Paul sa mga sinaunang panahon? Ito, 1 Corinthians 9:19-23. Paano nangaral si St. Paul? Para maunawaan niyo kung ano yung pinaguhugutan ni St. Pope Francis. Ito. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Nagpaalipin siya sa lahat. Paanong paraan ang pag-alipin niya? Sa piling ng mga Hudiyo, ako'y naging tulad ng Hudiyo. Upang mahikayat ko sila, ano daw? Sa piling ng mga Hudiyo, naging Hudiyo siya upang sila'y mahikayat niya. Yun pala ang point ni St. Paul. Hindi siya nagpaka-Hudiyo para maging Hudiyo siya, no. Para mahikayat niya. Kahit hindi ako sa klaus sa kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan. Upang mailapit ko sila sa Diyos, taktika yun. Hindi yun para nakipagkaisa ka sa kung ano ang paniniwala nila. O, 21. Sa piling ng mga hintil, oh, ito mga hintil, hindi mga Hudiyo, hindi Kristiyano yan. Yung mga kaharap ni Pope Francis, mga hintil yun. Na hindi saklaw sa kautusan. Ako'y naging parang hintil. Oh, mali pala sa St. Paul. Upang ano? Upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugan, hindi ko sinusunod ang umautos ng Diyos. Ah, napakalinaw. Hindi yun nangangahulugan na dahil nagpailalim siya sa mga Hudiyo, nagpailalim siya sa mga hintil, ay hindi na niya sinusunod ang utos ng Diyos. Sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. 22. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao. Ano daw? Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako kahit ilan man lamang. Yun ang point dyan. Nakuha mo na hindi ang point ni Pope Francis doon para kahit saan-saan mo na lang makita ang kaligtasan. No, ang point doon para kahit ilan man lamang mayroong mailigtas. Nakuha mo yung point ni Pope Francis, bro? Yes, bro. O, 23. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. So yun ang point ni Pope Francis. Hindi yun para ipaalam na may kaligtasan kayo dyan, may kaligtasan kayo dito. No! Taktika yun kasi ganun mangaral ang mga apostol na inspired by the Holy Spirit. So kung mamaliin natin si Pope Francis, ang unang nagkamali si St. Paul. E ano ang sabi ni St. Paul sa kanyang mga sulat? Sa kanyang mga gawa. Unang Korinto pa rin kasi ang sumulat sa Unang Korinto si St. Paul. Ano ang sabi ni St. Paul sa kanyang mga sulat? Ito. Kung inaakala ni numan na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Utos pala ng Panginoon ay magpailalim sa iba't ibang paniniwala . Pero hindi daw yun nangangahulugan na hindi na niya sinusunod ang utos sa Panginoon. Mali ba si Pope Francis ngayon ang nabasa mo ng kasulatan? Mali, hindi. Tama, bro. Tama si Pope Francis. Walang mali doon. Sabi lang nila, mali kasi hindi naman talaga nila naunawa ng kasulatan. Sabi pa ng mga narinig ko, si C.G. David, yung sinagot ko dito na isang bagito din, tapos meron pa akong nakita ka ganina, sinave ko sa file ko, kaya sasagutin ko sana, pero tinanong mo na, tatlo sila. Sabi nila, heretico daw si Pope Francis.
So, anong heretic doon? Nagbabasa ba talaga ng Biblia itong mga to? Kasi daw, sinabi daw ni Pope Francis na sila, lahat daw mga anak daw ng Diyos. Bakit hindi ba yung sinabi sa Bible? Nabasa naman natin ah. Mga kaharap niya, mga hintil, sabi niya, mga anak tayo ng Diyos. Umalis si St. Paul doon. Oh, yung mga taga-Atenas na sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, ano ang sinabi sa 17:16 ng gawa? May mga hintil na sumasamba sa tunay na Diyos. Di ba yun ang sinabi ni Pope? Lahat ng reliyon ay path to God. Ang panlaban nila doon, ang sabi kasi ni Jesus, He is the only way. Bakit? Kinuntra ba ng Santo Papa yun? Hindi naman ah. Pero it doesn't mean, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang daan, hindi na wala ng puwang ang panalangin ng mga hintil. Mali kayo. Dahil basahin na lang natin sa gawa, Jess, no, yung Romano na hintil, pinagingan siya ng Diyos. Sa kanya panalangin del religioso siya. Si Cornelio. O basahin natin, kung hindi pa siya pinakinggan, hindi pa siya Kristiyano nito ha. After nito, na-convert siya sa pagka-Kristiyano. Basahin natin kung hindi ba pinakinggan si Cornelio na isang Romanong pagano, sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, to dahil napaka-ano niya, napaka-dibuto niya sa Diyos, na hindi naman Diyos ni Pablo ang kanyang sinasamba. Pero dahil matatakotin siya sa Diyos, yung Diyos niya, kinilalang Diyos na tunay yun, kahit hindi Diyos na mga Kristiyano yun. O, basahin natin ha. Oh, sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Hindi yung Katoliko, no? Yung pagan Rome, yung maraming Diyos-Diyosan. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. So, bakit tunay na Diyos ang nakaano dito? No. Proper noun ang nakalagay sa Diyos. Ibig sabihin, tunay na Diyos yan. E, pagano siya. Yung palang Diyos niya, kahit pala paganong Diyos, tunay pa rin. Oh, ganyan din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Nananalangin sa Diyos. Diyos na tunay kasi personal proper noun ang nilagay. Pag proper noun, sa gramatika, tumutukoy yan sa tunay. Oh, minsan, nang bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa dukha. O kung mali pa, kung hindi pala dinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga hindi Katoliko, bakit dinidinig si Cornelio na isang pagano rin? Nasiyahan siya. Nasiyahan ang Diyos sa kanyang gawain, sa kanyang pagpapanalangin sa Diyos. Yung Diyos ni Cornelio, puro siya, hindi yan yung Diyos ng mga Katoliko. Kasi pagano yan eh. Pero ano daw? Nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin. Bakit dininig? Bakit dininig ng Diyos ang panalangin ni Cornelio kung hindi pala path, kung hindi pala daan yung kanyang panalangin sa Diyos? So, nakuha mo, bro Jimboy? Yes, bro. Kasi, walang mali sa sinabi ng ating Santo Papa. Santo Papa actually, yan. Actually, bro, ako wala naman talaga akong kontra dun to. Actually, sinagot ko din yan, yung point na yan. Hindi ko lang nagamit yan talaga yung verse na binigay mo ngayon. Pero, meron akong sariling view dun tungkol sa sinabi ni Pope Francis. Kasi, yung point niya, sa akin naman, yung point niya kasi dun, hindi naman nagkakahulugan dun na yung Diyos na na pinaniwalaan ng iba at yung Diyos na pinaniwalaan natin bilang isang Katoliko ay kung ipagpalagay natin na magkaiba talaga, pero yung pagsagot doon sa mga hinihiling nila, yung paraan nila na para makakonek sila sa Diyos, na yung Diyos na isa na pinaniwalaan at naniniwala din sila sa isang Diyos ay iisa lang din. Yes, na meron, yun ang point. Oh, yun yung point ni Pope Francis doon. Hindi nagkakahulugan na yung Diyos na pinaniwalaan niya at saka yung Diyos na pinaniwalaan ko ay magkaiba yung ano niya, yung pagbigay ng blessings, yung pagbigay ng kahit ganito yan, bro. Alam niyo, mga kapatid,
sa Romans 2:14, no, kung magbabasa lang kasi talaga kayo ng mga dokumento simbahan, malalaman nyo ang utak ng simbahan. Bakit ganyan magsalita? Oh, yes, yes, yes. Tama, tama. Ang sabi ng simbahan, sa komentary ng simbahan sa Romans 2:14-15 na, basahin ko yung Romans 2:14-15, ha? Tungkol to sa ano, ito sabi ng simbahan, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y kanilang kautusan na para sa kanila. So, yung mga hintil din pala, may mga kautusan sila na hindi kautusan natin, pero saklaw, yun ang utos ni, yun yung natural law about sa kanila, na ang nagbigay daw yan, sabi ng simbahan, ang Diyos. Mm-hmm. Diyos ang nagbigay sa kanila niyan, na alin, makakilala sila ng isang tunay na Diyos kahit hindi yung Diyos natin, hindi yung Diyos na kinikilala nila. Pero para sa kanila, yun ang kanilang kinikilalang tunay na Diyos. Doon, yun ang komentary ng simbahan dyan. Ang nagbigay niyan Diyos, tawag dyan natural law na ang lahat ng tao hindi na kinakailangan turuan kung may Diyos ba o wala. Pwera na lang sa mga taong hindi talaga naniniwala na may Diyos. Pero lahat ng tao mayroong natural law. Diyos ang naglagay niyan sa puso ng tao. Makikilala ako ng lahat na ako ang Diyos. Mm-hmm. Pero kahit pa hindi si Yahweh ang kikilalanin nilang Diyos, batas pa rin yun ng Diyos na makakakilala sila ng isang tunay na Diyos. Yun ang point ni Pope Francis, na all religions are path to God. Kasi mayroon silang sariling batas sa kanilang sariling pag-iisip at puso. Ang Diyos ang nagbigay niyan. Kung gagayahin kasi natin ng mga Protestante, Bible alone, tingin talaga natin, heretico si Pope Francis. Sinabihan nga si Pope Francis, heretico daw eh. Yun nga, yun narinig ko. Heretico daw si Pope Francis. Ang taong pinili na Diyos, heretico? Ang pangako ni Pope Francis, Santo Papa, ipapanalangin kita na ang iyong pananampalataya ay hindi magkamali. Yun ang pangako! When it comes to faith and morals, hindi pwede magkakamali ang Papa dyan. No? Yung tinuro ni Pope Francis doon sa interreligious dialogue doon sa Singapore, about faith yun. Paano magkakamali siya? Kung Katoliko kang tunay, maniniwala ka sa dogma na the Pope is infallible when it comes to faith and morals? About faith yun, paano siya magkakamali? Ang daming tumuliksa sa Papa ngayon eh, kahit mga Katoliko, tinuliksa. Pinasahan pa ako ng video dito na ano daw, mag-ingat daw sa, kasi pinasok na daw ng lobo ang simbahan. Oh, come on. Walang mali sa sinabi ni Santo Papa kung talagang inaaral natin mabuti ang aral natin, nagsasaliksik lang tayo ng maigay, walang mali doon. Ang mga kulang lang sa pag-aaral ang masasabing mali yun. Yes, bro. At saka may narinig nga ako doon, bro, eh. Sabi nga nila, may mga sinabi din sila na yung Santo Papa daw, ito na daw yung time o yung panimula na, kumbaga, dito na mag-start yung sinasabi nila, One world religion. Ayan na naman, one world religion naman. Sino ang unang nanalangin yan na magkakaroon ng kaisaan sa lahat? Kahit hindi mga Katoliko. Oh, babasahin natin sa Bible. Oh. Panalangin niya ng Panginoong Hesukristo. So kung mali pala manalangin tayo ng magkaisa ang lahat ng relihiyon. Sayo, mali natin Panginoong Hesukristo dito. Oh, John 17:11, 21, ano ang panalangin ng Panginoong Hesukristo? Ngayon, ako'y pupunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Saan tumutukoy ito maging isa? Sanlibutang ito. O, 21. Ama, maging isa nawa silang lahat, hindi lang Katoliko. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So,
One world religion pala ang gusto, ang panalangin ng Panginoon. Sumali na naman sa Panginoong Hesukristo dahil nananalangin siya ng kaisahan. Di ba? Tandaan natin, mayroon tayong ang aral talaga ng simbahan na isa lang ang tunay na iglesia. Aral talaga ng simbahan yan. Tama. Isa lang ang tunay na simbahan. Kung sabaga, mas 100% of assurance na sa simbahan. Kung hindi natin pwedeng sabihin dahil wala sila sa Katoliko, hindi na talaga sila maliligtas. Dahil ang aral din ng simbahan, through no fault of their own. Sa mga hindi nagkakaalam. Sa tingin nyo, kung pinwersa ni Pope Francis na ipangaral ang aral Katoliko about if outside of the Catholic Church there is no salvation, yung mga nakinig sa kanya sa Singapore, maniniwala kaya agad? Hindi maniniwala kasi hindi nila faith ang faith ni Pope. Ano mangyayari? Mas malag yung tendency, malaglag yung mga yun kasi hindi naman talaga maniniwala yun. Tama. Tama. Oh, so ano ang ginawa ni Pope Francis para hindi sila mabigla? Para sumang-ayon sa kanya, ecumenism. Yun ang ecumenism. Pasukin ang mundo nila, pasukin ang aral nila, para pag napasok na ang aral nila, hikayatin natin sila sa aral natin. Yun ang ginawa ni St. Paul sa 1 Corinto 9:19 hanggang 23. Nagpailalim ako sa mga Hudiyo, nagpailalim ako sa mga Hintil, pero hindi ito nangangahulugan na saklaw na ako sa aral nila. Mm-hmm. Dahil saklaw ako sa aral ni Kristo. At ginawa ko ang mga ito para iilan man lamang ay may mailigtas ako. Yun ang point naman ng Santo Papa natin. Kasi kung bibiglain niya yun, baka magsialisan lahat yun. Kasi hindi nga nila pananampalatayang Katoliko. Ang Panginoong Hesukristo nga, hindi nga niya nahikayat ang mga Hudiyo na mga kalahi niya yun. How much more ang Santo Papa natin? Di ba? Yes. Why sa ating Santo Papa? Hindi ang katulad sa mga pastor lang na pag nakahawak ng mikropono ang mga Katoliko. Banat! Hindi ka naman Santo Papa natin. May pag-iisip yan na hindi galing sa pag-iisip ng tao, pag-iisip ng Diyos. Diba? Yes. Sabi ni St. Paul, ang maliligtas ang kanyang iglesia. Pero bakit si Cornelio iniligtas ng Diyos? Dahil ang Diyos hindi katulad natin mag-isip. Isaiah 55:8-9, my thoughts is not your thoughts, my ways is not your ways. Huwag natin ihahalin tulad ang pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. Ang karunungan ng Santo Papa kagaling yan sa Diyos. Matthew 16:3-17, sabi ng Panginoong Hesukristo, mapalad ka Pedro, ang karunungan iyan na hindi galing sa iyo kundi galing sa aking Ama. Sino si Pedro? Santo Papa yun! No? So wag nating parang itulad yung Santo Papa natin sa katulad lang natin mag-isip. Hindi porkit, nagbabasa natin ng Biblia, nagbabasa na tayo ng ano, eh, mamamaliin na natin ang sinasabi ng Santo Papa. Who are we? No, binigyan lang tayo ng privilege ng simbahan na basahin, aralin ang ating aral, pero hindi tayo magiging katulad ng Santo Papa natin. Dahil ang karunungan ng Santo Papa, galing yan sa Diyos. Kaya nga, binigyan siya ng susi eh. Siya lang ang pwedeng magbukas, siya lang ang pwedeng magsara. Ibig sabihin, nasa kanya ang otoridad. Tapos sabihin lang ng mga tatlo na sila protestante na pakinggan ko, heretiko daw ang Santo Papa. Sabi pa, mag-ingat kayo mga kapatid dahil nasa end times na tayo. Naku po. Pag nabasa siguro nila yung mga nababasa ko, iwan ko lang kung baga pati si St. Paul, ihiritik ko nila si St. Paul. Kasi lahat ng sinabi ng Santo Papa, sinabi ni St. Paul yun. Tama naman eh. Tama talaga. So yun bro, Jimboy. Yes bro. So, thank you bro. Nakuha ko yung ano mo bro. Nakuha ko talaga yung point. Kasi actually hindi lang naman yung Protestante yung narinig ko diyan. Yes, so, ano pa may obispo pa bro. Yes. Tsaka meron pa akong nabasang isang pari din na meron parang question niya. Sabi niya pa doon sa post niya, actually hindi siya Pilipinong pari. Sabi niya doon,
meron na ba daw tayong heretic na pope? yung ano niya ba? Yung parang palaisipan sa mga Katoliko din ba? Well, tapos, pag may ganyan siguro na mga obispo bro, ihahalin tulad ko na lang sila sa mga obispo na nagpo-promote ng paglapit sa albularyo. Yes. Totoo talaga bro. Oh, yun na lang. Oh. Tsaka hindi rin naman lang yung ano, yung mga pare din na nasa labas. May naririnig na rin ako dito din sa atin sa Pilipinas na may mga pare din na nakaisip ng ganyan. Tsaka lalo na rin yung mga laikong Katoliko katulad din natin na nag-iisip din na merong something din daw talaga sa doon sa sinabi ni Pope Francis. Ewan ko lang, baka hindi talaga nila alam kung ano talaga yung documents ng simbahan o di kaya yung mga minimal Catholics yung tinatawag. Yung mga ganyan ba? So tayo, dapat, since tayo, kiniklaim natin na tayo ay mga defensor simbahan, aralin natin kung tama ba talaga itong sinabi ni Pope or mas papaburba ko dito sa mga protestante na ito, may mga obispo pa nagsabi, may mga pari pa. Kahit si Father Fran, grabe ang depensa, believe talaga ako kay Father Fran, grabe ang depensa ni Father Fran sa statement ni Pope Francis. Grabe, lumabas na yung kay Father Fran yung mga tinago niya ng mga statement ng simbahan na kung ano yung sinabi ni Pope Francis, yun ang sinabi ng simbahan. Before, long away before. Matagal ang sinabi ng simbahan yun. Kaya totong-tuwa ako kay Father Fran na talagang si Father Fran talaga, Defensor Katoliko talaga, spiritual director talaga siya. Yes. Tsaka ito pa bro, yung nakikita ko din talaga kasi sa ganitong sitwasyon natin bilang isang Katoliko, no? Marami kasing ano, yung talagang nag-struggle sila sa mga statement ng simbahan, naguguluhan sila kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin o ano talaga yung gustong iparating ni Pope Francis dun sa mga sinasabi niya. So malaking tulong na rin to. Tsaka yung ano ko lang dun, yung parang ano ko lang dun, may mga nakikita din ako, hindi naman lahat, may nakikita lang akong mga iilan na mga Katolikong depensor, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, may naririnig at saka may nababasa ako na natanong na rin sa isip nila, yung may term silang ginamit dun eh, di ko lang masabi yung parang Latin word yun na sinabi niya na parang may palaisipan na sinabi si Pope Francis na nag-cause ng pagkagulo sa isipan natin bilang isang Katoliko. So, sa point ko dun, siguro sa akin lang, hindi pa rin siguro pa nila nauunawaan o yung naiintindihan talaga kung ano talaga yung ibig sabihin ng sinasabi ni Pope Francis doon, lalo na doon sa authority ni Pope Francis. Tsaka hindi naman talaga pwedeng magkamali yun kasi meron tayong tinatawag na papal infallibility. Correct. Yun lang ang dapat talaga tandaan. Kaya nga, sa aral ng simbahan, may sinasabi kung talagang Katoliko ka, kung ano ang mind ng simbahan, dapat yun din ang mind mo. No? Centericum Ecclesia, ika nga. So, yes, kung ano ang sinabi ng Papa, panindigan mo yung Katoliko ka. Kung wala, about faith and morals yun eh. Maliban sa faith, kung science siguro, pwede pa nating sabihin na magkamali si Pope sa siyensya. Pagdating sa mga, sa politics, pwede pa siya magkamali sa tawag dito, yung sa pera, ano tawag yan, sa economy, pwede bang magkamali kasi hindi naman ang masterpiece ng ni Pope Francis. Pero pagdating sa faith and morals, mga kapatid, maniwala kayo sa ano natin, infallible ang Papa. Huwag yung sabihing higit na kayo sa Papa. Naku po. Kasi nga bro, ito kasi yung problema kasi bro, yung nakikita ko lang ha, karamihan kasi sa atin bilang isang Katoliko, lalo na, hindi ko naman linalahat, pero meron talagang kahit isang depensor na bilang isang Katoliko na, meron pa rin doubts, meron pa rin pagdududa tungkol sa mga ganitong mga usapin na may mga, kumbaga, hindi nila masyadong dinideep dive yung teachings ng simba. Alam kong dinideep dive nila, pero parang something na may kulang dun sa mga naaaral. Hindi ko naman inano yung lahat
katulad natin na nagdidepensa ng turo ng simbahan, yung nakikita ko kasi, hindi nila masyadong ano, nakukuha kung ano yung talagang ibig sabihin ng pagiging papal infallibility. Kasi yung sa isip nila, kasi hinahaluan nila na kasi tao lang din yon, nagkakamali din yon, na meron din yung ganito, ganyan. So, hindi naman pwede nating ipasok natin yung bagay. At totoo naman yung ganun na point. Pero hindi natin pwedeng sabihin na tungkol dun sa mga statement niya, dapat intindihin mo na. Dapat itingnan mo natin yung konteksto ng sinasabi niya bago natin Correct. Statement. Correct. Dun, kung bakit niya sinabi yun. Tingnan ng audience. Isa yan. Kahit sa Bible. Okay. Sa Bible, sa pagbabasa ng Bible. Para maunawaan mo ang Bible, tingnan mo kung sino ang sinabihan nung author o nung speaker. So, yes. Sinabi na sa Papa yun, sino ang sinabihan niya dun? Mga hintil. Yes. Mga hintil, mga hindi katoliko. Kung ipipilit din po Francis yung aral natin agad-agad, magsisialisan yun. Hindi maniniwala yun. Yes, tama. Magsisialisan yun. Tama. Tsaka ano din kasi bro, yung nakikita ko rin, isa din to ha, yung mga, isa din talagang tulong sa atin bilang isang defensor katoliko, yung kailangan maging critical tayo, maging maingat din tayo sa mga naririnig o mga nababasa nating statement tungkol sa simbahan o lalo na yung mga statement ni Pope Francis. Kasi pag directly agad tayong nagja-judge na ganito ganyan, kasi lalo na galing tayo sa mga statement ng hindi kaanib natin na merong ganito, may paninira sa Katoliko, hindi natin masyadong mapenetrate o mapapasok natin yung tamang explanation doon, kasi nga naghahalo yung sinasabi ng iba, yung naririnig mo, yung explanation mo, yung andun yung doubts. Syempre, alam naman natin na dapat, kaya nga sabi ng 1 Timothy 3:15, yung foundation of truth nasa simbahan. Kaya nga, doon natin talaga i-relay lahat yung mga understanding tungkol sa mga sinasabi ni Pope Francis. At saka siya naman talaga yung may head at saka may alam doon sa mga bagay-bagay na yan. Dapat natin na maging critical. Ayun, yun. Yung maging critical tayo sa mga statement din natin. Yun lang bro. Maraming salamat ba, Jimboy? Yes, bro. Thank you, bro. Sana makapunta ka sa kasal, bro. Sige, pag-print natin yan. Bro, Jando! Okay, thank you sa iyo, Brother Jimbo, sa iyong katanungan. At dahil lagpas na tayo sa oras, dito na lamang po tayo, ano? Humingi lang tayo ng ano, Brother Jando, sa dalawa, bro. Kasi, napakaano kasi yun, mga kapatid, no? Yung statement ni Pope Francis talaga, sumabog talaga yun. Pati katoliko na, ang daming katoliko ngayon na nahiritiko na daw yung papa natin. Ako, lalo na yung mga protestante, ang daming. Yung mga sinasagot natin dito na mga ano, si G. David, yung isang bagito din, tapos may isa pa. Inano ko nga yung mga ano nila eh, mga live nila, si Nave ko. Hiritiko na yung Pope natin. Okay, maniwala doon. To make his message known, he's our response.